Kumusta? Ako si JP. Ikwento ko sa inyo ang buod ng nobelang Gapo ni Luwalhati Bautista. Gapo ni Luwalhati Bautista. Nagsimula ang kwento sa Freedom Pad, isang bahay aliwan na matatagpuan malapit sa base ng mga Amerikano, kung saan nagtatrabaho bilang manunugtog ng gitara ang isang Michael Taylor Jr. o mas kilala sa pangalang Mike. Siya ay may maputing balat at blanding buhok na nakuha niya sa kanyang amang Amerikano. Alam niya na sa kabila ng physical na kaanyuan, Pilipino ang dugong nananalantay sa kanya na nagmula naman sa kanyang inang si Lotes, isang babaeng nagbebenta ng aliw. Lumilikha rin siya ng mga awiting na sa wigang Pilipino na tumutuligsa kung hindi man nanunukso sa mga marinong Amerikano na nakikinig sa kanya dahil sa pag-aakalang puro Amerikano ang kanyang katha. Dito sa lugar na ito, ipinakita ng autor ang sigalot na namuo sa pagitan ng lahing puti at kayumanggi sa pamamagitan ng higit na pagpapahalaga ng mga waiter at waitress sa mga dayuhan kumpara sa mga Pilipinong naroroon. Ito ay dahil sa mentalidad na mas mataas ang halaga ng dolyar kaysa piso, ngunit kung susumahin ay pareho lang ang halaga base sa sorbesang binibili. Ito ay nagbubunga ng away ng mga customer sa loob ng bahay aliwan. Kinwento rin sa lugar na ito ang kulturang impormal na pakikipagrelasyon ni Magdalena, isang babaeng nagbebenta ng aliw at kasama sa bahay ni Mike. At ni Steve, isang marinong Amerikano na nakalistino sa base. Hindi mawawala sa kwento si Modesto, isang Pilipinong may kilalang posisyon sa base, na laging tumatambay sa Freedom Pad, at si Andy, isang bakla nagtatrabaho rin sa Freedom Pad at karelasyon ni Richard. Dumalo yung kwento sa pagpuna ni Modesto sa mga gawin ng isang Magdalena kapag nariyan ng mga Amerikano na ayon sa kanya, masyado sila nagpapautos sa mga nais mangyari ng mga dayuhan sa kanilang katawan upang maibsan ang suliranin ng sigmura at maging ang suliranin ng kalooban at puso. Pinakita rin ang story ang pagkahumaling ng mga Pilipino, si Magdalena bilang representasya sa mga state good size na binibenta lang dito ng mura dahil patapon na ang produktong ito sa Estados Unidos. Tinumbok ng kwento ang pangunahing suliranin sa pamamagitan ng pagkukwento ng buhay ni Modesto sa loob ng base. Si Modesto ay tinatawag na yardbird ng mga Amerikano bilang insulto ng paghahalintulad sa mga uwak at maya na tumutuka ng kahit anong mismis o butin na tira-tira sa loob ng base. Sa kabila nito, tinitiis niya mga alipusta sa kanya at pilit na itinatayo ang winawasak na dignidad sa oras ng kanyang paglabas sa base. Pinakita sa yugto ng kwentong ito ang diskriminasyon sa pagitan ng puti at kayumanggi sa loob ng base. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ni Johnson, isang marinong Amerikano, at Modesto. Mas maliit ang sahod ni Modesto kumpara sa mga puting kapareho niya ng posisyon. Upang di magreklamo, ibinaba ng Amerikano ang posisyon ng Pilipino upang tumugma sa sahod na ibinibigay sa kanya. Lalo pang nagpasidhi ng galit ni Modesto nang malaman ng kanyang anak na si June na mali ang kuwento na respetado ang kanyang ama sa base. Nalaman din niya na tinatawag na yardbird ang kanyang ama. Tumuloy ang kwento sa kagustuhang bawiin ni Modesto ang kanyang nasirang dignidad. Sinarili niya muna ang kanyang problema at hindi nakipag-usap sa kanyang asawa at maging sa matalik niyang kaibigan sa loob ng base, si William Smith, isang puti sa loob ng base. Dumating ang araw kung saan punong-puno na si Modesto kay Johnson nang ipinagdikdikan nito ang pagtawag kay Modesto ng yardbird. Nagkaroon ng kaguluhan at napatay ng isang Amerikano si Modesto. Naroon si William na umaawat at tumulong kay Modesto ngunit wala siyang magawa. Ang pangyayari ito ang nagbunsod ng pagbabago sa pananaw at pag-uugali ng iba pang tauhan. Si Modesto ay hinarap ang mga itim at taas nung sinabi na Pilipino siya at kapareho nilang galit sa puti. Si Magda na nagkaroon ng panibagong perspektiba sa mga stateside schools dahil sa mga pangaral ni Modesto. Ang sumunod na kwento ay nagsalaysay ng mga pagbabago sa mga karelasyon ni Magdalena at Ali. Nabundis si Magda at nais ipalaglag ni Steve ang dinadala nitong sanggol dahil may asawa at anak ito sa Estados Unidos. Napatay ni Mike si Steve dahil sa kawalang pagpapahalaga kay Magda.
Ginulpi at halos patayin si Ali ng kanyang karelasyon upang makatakas dahil pera lang pala ang habol ni Richard sa kanya. Sa huli, nagkaroon ng diwa ng pagdadamayan sa pagitan ng mga kayumanghi sa kabila ng kanilang dinanas sa mga dayuhan sa sariling inubuang lupa. Maraming salamat!